Good news, Erap Estrada, Pres Marcos, pumirma, Duterte, pinatawag, Gloria Arroyo, Ramos, Malacanang, Sanib, Puwersa. Aba, yung mga dating presidente ito, ha? Parang yung dalawa rito, si Gloria Arroyo at si Erap, di ba nag-away yan? Tapos nandiyan pa si Ramos, ang ating mahilig mamasyal na dating presidente. Peace! At syempre, itong balitang ating bibigyan ng reaction ngayon ay nagmula kay News Files. Ayan mga katunay, syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaction at komento sa mga balitang inihahatid ng ating napapanood na mga video. Ano ba yung sinasabi ko? Ayan, so huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! They can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. Ayun! We do not recognize the jurisdiction of ICC. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Ayan na, malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ni PBBM na hindi makikipagtulungan ng gobyerno natin dito sa mga ICC. Oh, ilang beses nang sinasaksak ng Pangulo sa mga utak niyan. Ayon kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, malayong mangyari na maaresto ang dating Pangulo. At ito ang nakakagulat, naniniwala daw si dating Senador Antonio Trillanes na wala pang warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng dating mambabatas na wala pa siyang alam hinggil sa paglalabas ng ICC warrant. Nagpasa rin din ito sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sinabing mag-chill lamang at huwag masyadong praning. Ayon pa kay Trillanes, darating din umano ang arrest warrant sa panahon na hindi ito inaasahan. Malamang sa malamang na ang pagiging balisa at taranta ng kampo ng dating Pangulo na siya ay arestuhin at ikukulong sa dahig ay dahil sa mga impormasyong pinapakawalan ng dating senador na si Antonio Trillanes. Pumasok yung ICC team dito sa Pilipinas, nag-conduct sila ng investigation, tapos natapos na nila yung kanilang investigasyon at umalis na rin sila noong December din. Eh unang-una eh nag-iimbestiga pa lang yung ICC at nagbigay na ng order si President Bongbong na walang ipag-cooperate dito, no, kasi intrusion yan sa ating sovereignty. So ano yung sinasabing arrest warrant? Kahit na malabong mangyari. Grabe no, wala akong masabi sa katigasan ng ulo ni Trill. Kaya siguro Trill Yanes, nakaka-trill, gusto niya lagi may trill. Talagang sinasabi niya sa isip niya, kailangan makulong ka, hindi pwedeng hindi ka makulong. Yung mga kaalyado ko nakulong, at ako ginawa mo kong tanga sa Senado noon. Tapos natalo pa ako ngayon. Alam niyo talagang lakas ng fighting spirit niya talaga. Sobrang kulit ang tigas ng ulo mo, Ten. Hay nako! Hay! Ako naman, sinabi na nga na walang jurisdiction dito ang ICC at hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC. So, ang mga PNP, DOJ, hindi rin makikipagtulungan. So kahit may warrant of arrest o arrest warrant man yung binalibaliktad mo, wala ding huhuli kay FPRRD. Sino huhuli yung ICC? Wala silang karapatang manghuli dahil wala naman silang mga dalang pulis. Ang huhuli niyan yung mga nandito. Kung bibigyan ni PBBM ng permiso yung mga pulis dito na huliin si FPRRD, pwede nilang gawin, pero hindi nga siya nagbibigay ng permiso. Ang kulit mo naman! Ako! Grabe! Trillanes talaga naman, oo. Ang kulit-kulit! Yari na siya ay arestuhin dito mismo sa Pilipinas at dadalhin sa ibang bansa para usigin, ay tuloy pa rin ang banat ng dating Pangulo sa haka-haka na ito. Kagaya ng palaging bukang bibig noon ng mga palpak na pulis, ay ito ang gustong gawin ng dating Pangulo, ang manlaban.
kung dati ay dinidiin nila si PBBM na siya raw ang magpapaaresto sa dating pangulo sa pamamagitan ng ICC. Ngayon naman si FPRRD mismo ang nagsasabi na walang kinalaman si PBBM dito. Matapos kinausap ni PBBM ang mga Duterte sa Davao, ay apat na malalakas na naging pangulo ng bansa magpupulong sina Erap Estrada at Gloria Arroyo para tulungan si Duterte sa problema niya sa ICC. Para si Ramos pag nakikita ko sila, siguro sinasabi niya kay FPRRD, "Uy, uy, digong, digong. Kapag nandiyan dyan yung ICC, gayahin mo ako. Tignan mo ako, nag-around the world ako. Hindi ako nabibisto. Magtago ko sa ibang bansa, paikot-ikot ka lang." Eh, di ba? Nasabihan si Ramos dati na ano, na laging pasyal lang pasyal. Laging presidente. si Arroyo naman, nuhulihin. Nagkaroon ng steep neck. Pero si Erap, grabe nun. Ha? Talaga, ang dami nakipaglaban kay Erap. No? Pinaglaban si Erap talaga. No? Kaso nga lang talaga, yung mga mayayaman talaga ang nagpabagsak kay Erap. Kasi nga, kung tutusin, mayroong mga murang bigas talaga kay Erap noon. Diba? Ang dami niya rin nasagasaan ng mga mayayaman. Pero wala eh. Natalo si Erap dun sa ganun. Talagang hindi niya kinaya yung impluensya. No? Talagang siya kusang bumaba. Pero talagang natatawa ako kay yun eh. Siyempre, peace tayo. Ex-President Fidel Ramos. Talagang ilan talaga naging tatak niya eh. No? Pasyal-pasyal pag may time lag. Mapawalang bisa ang arrest warrant at para din mapalayas ang imbestigador ng ICC sa Pilipinas. Ito ang naging panawagan ng dating senador, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino. Sa isang video message, umapila ang dating senador sa dalawang pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-president Joseph Estrada na dito ang anya pag-uusapan ng apat na magagaling. Ang cute ni Erap tsaka ni Gloria, no? Dati talaga parang magkalaban yung dalawa. Tapos ngayon nagpapapicture, no? Na pangulo kung ano ang kanilang plano at kung papaano susolusyonan ang maraming problema ng bansa para sa taong bayan. Kailangan magkaisa dahil mas maganda ang nagkakaisa kaysa nagkawata-kwata dahil ito ang sisira sa ating bansa. Sinabi rin ng dating senador. Kung nakikita ko si Ramos na sisira yung concentration. Sabi siguro ni Ramos, "Kayo, hindi nyo kasi ako ginaya." Sabi ni Ramos, "Tignan nyo ako. Papasyal-pasyal lang ako. Eh di wala akong kaso." Pangulong Duterte, na kumalma na lang tayo para sa taong bayan dahil kamakailan lamang tila naging mainit ang palitan ng mga salita ng dalawang kampo. Naniniwala ang dating senador na hindi ito makakatulong para sa ikabubuti ng bansa dahil pati ang mga supporters ng dalawang kampo apektado at nag-away-away na. Kaya isang magandang hakbang kung ang apat na malalakas na pangulo ay magpulong-pulong dahil ang tatlong mga ex-president ay may karanasan at alam naman nila ang kalakalan sa loob ng gobyerno na alam naman natin na pareho ang kanilang naging pangarap ang makatulong at makapagbigay solusyon sa problema ng Pilipinas. Alam nyo ba, sandali lang ha, alam nyo ba na talagang pinupunterian nila na masira yung dalawa, yung Duterte at Marcos? Dahil alam nila, kapag natuluyang mag-away ang dalawa at maghiwalay talaga ng dire-diretso yan, ang buong akala nila is mahahati yan. Yes, mahahati talaga yan. Pero anong iniisip nyo? Yung 30 million is kay PBBM lahat. Diba? Hindi nyo ba alam na kaya lumakas yan dalawang yan, no? Hindi naman lahat yan kay PBBM. At yung mga boto ng 32 million naman kay VP Sara is hindi lahat yan kay VP Sara. May pro-Marcos dyan na humalo kay VP Sara. At merong pro-Duterte dyan na humalo kay PBBM. Bukod dun yung mga walang pro, no? Yung mga gusto lang bumoto, yung gusto lang sila. Kapag nahati yan, ang ibig sabihin yan, baka malay mo, 15 million kay PBBM ang sumusuporta, 15 million din kay Duterte. Eh di kapag tumakbo yung presidente nyo, yung mga kalaban nilang dalawa, sa tingin nyo ba aarok ng 15 million yun? Oh, eh malay mo, kay FPRRD pala, sa kanya yung 25 million doon sa mga Duterte pala.
Oo, kaya kay Marcos pala yung 25 million. Di ba, hindi natin alam. No? Akala nyo, kapag nabawas yan, dalawang yan, nag-awa yan, is magiging boto na lang kay Duterte, 1 million. Tsaka kay Marcos, 1 million din. Mariosep naman. Okay, iniisip nyo, na baka magbago isip ng mga tao. Ang gulo-gulo ng dalawa, lilipat na lang kami sa mga manok nyo, sa mga yellow. Sa tingin nyo ba? Sa tagal ng termino ng mga yellow dito, dalandala na yung mga tao. Pinas, ngunit ang tanong ngayon, gusto ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang kasalukuyang Pangulo? At naniniwala ba kayo na ang pagkakaisa ng apat na Pangulo ang magbibigay solusyon para wakasan na ang mga problema kinakarap ngayon ng bansa? Payag din ba kayo na tumulong si Gloria Arroyo at Erap Estrada para harangin ang ICC sa kanilang masamang plano laban kay Duterte? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Samantala, ito ang good news, hindi makikipagtulungan ang Philippine National Police sa International Criminal Court. Sa katunayan, wala silang plano na isilbi ang warrant of arrest ng maaaring inabas ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroong sariling judicial system ang bansa at gumagana naman ito. Sabi niya, wala kayong magagawa pag sinerve na yung warrant hanggang salita lang kayo. Sige, try niyong iserve. Try niyo. Di ba, mas maganda nga. Para si Trillanes sa sakta ng ulo. No? Serve ng warrant o para si ano, Trillanes. Kung hindi, si Dilim. Anong hanggang salita? Diyos ko. Baka yung ICC at magdakip sa kanya, nasa labas pa lang ng bahay, nako. Baka mga kapitbahay pa lang ni Tatay Digong. Hindi makakalabas sa barangay ang ICC nyo. No. Diba? Imagine nyo, 16th President of the Republic of the Philippines, huhulihin ng mga dayuhan na wala naman silang napatunayan. Papayag ka as Filipinos, di ba? Saan yung dignidad mo? Baka sa airport pa lang yan pagpapatuwi na sila. Hindi, delikado talaga yung gagawin nilang yan. Papasok sila dyan sa Davao. Lalong-lalo na walang jurisdiction sila dito. So, ibig sabihin yan, hindi para suportahan sila dito ng gobyerno. Diba? Wala kami pa kailangan kung pumasok kayo dyan sa Davao. Eh di solo katawan lang sila papasok dyan sa Davao. O isama pa nila si Trillanes. So tingin nyo ba is ibibigay ng mga taga Davao si FPRRD baka sa airport pa lang eh nakaharang na sila. Syempre ipaglalaban ng mga tao yan doon. Hindi basta-basta ibibigay si FPRRD doon. 'Di ba? Yung naisip nga na si PBBM ang gumagawa niyan. 'Di ba? Hindi natatakot yung mga taga Davao, yung mga supporter ni Duterte, hindi natatakot. Eh lalo pa kaya ngayon na nagbitaw na ng salita si PBBM na hindi siya pumapayag, wala siyang ano sa ICC. Oh, walang kinalaman. Eh di lalong siyempre maghihimagsik sila. Pagtitibayin pa nila ngayon ng pagtatanggol kay Duterte diyan. Oh, eh di paano kayo papasok diyan? Baka mamaya paglabas niyo nalang tanggulay na kayo diyan. 'Di ba? Sa bagay, katulad nitong nag-comment. Halata mo namang mamaya pagpapatuin sila ng durian, 'di ba? Halata mo namang walang bayag. And para sa akin mga lords, hindi yan i-allow ni President BBM. Yes. Kasi pag inallow niya yan, kakamuhian siya ng mga tao. Yes. Sure ako doon. I'm really sure yun about lang. That. Kung talagang magwawakas na yan. Na ang mga dayuhan, no? Kung hahayaan niya na ang mga dayuhan ay magdakip lang ng mga Pilipino, lalo na si former President Duterte, eh hindi naman yan ordinaryong Pilipino lang. Yes, dating presidente yan. 16th President yan ng Republika ng Pilipinas. Pag yan kinanti nyo, pag yan ginalaw nyo talaga, lintik lang, walang ganito. Yan nga ang gusto ng mga dilawan, yung mag-away silang dalawa. Diba? Kasi kapag nauto nila sa PBBM ng ganon, na napapayag nila, oh, sigurado magagalit ang mga supporter ni Duterte kay PBBM. Kapag nagalit ang mga supporter ni Duterte, is mababawasan ang mga boto ng mga Marcos sa susunod. Yung mga nagtitiwala sa kanila,
na Pro Duterte is magagalit. So, ang iniisip kasi ng dilawan, malay mo, makakuha sila ng manok na ipapalo nila sa susunod na eleksyon. Oh, wala na yung mga Marcos tsaka Duterte. Wala na yan. Diba? Ang talino nga ng mga dilaw, no? Inside sila bumabanat, o inside lang. Pero kitang-kita mo, no? Kung paano sila maglaro ng ball game. No? Gusto nila bumana talaga na two birds hitting by one stone. Ganun nga yun, eh. Ang pagbagsak ng Duterte, pagbagsak ng Marcos. Pagbagsak ng Marcos, pagbagsak ng Duterte. Ganun ang ano nila, eh. Inisip nila. Tapos sabay papasok yung kanila ngayon. Wag na. Hindi na ako boboto. Talaga. Ayun, natating natong haya ng video na nagmula kay News Files. At syempre, natong haya natin si Mr. Real Talker. Ayan, ha? Talaga sinabi nga ni Mr. Real Talker na hindi, baka hindi na kayo makalabas dyan sa Davao. Sigurado yan. Siyempre, ang dami paglalaban niya si FPRRD doon. Dito nga lang sa Maynila, yung mga sumusuporta sa Duterte, dami na, dyan pa kaya sa Davao. Diba? Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.